naman po iba pa mga balita. Aprobado na sa House Committee on Transportation ang Air Passenger Bill of Rights. Layo nitong mapigilang maulit ang perwisyo sa mga pasaherong naapektuhan ng overbooking at delayed flights sa NAIA noong Disyembre ng 2014. Kabilang sa mga karapatang nakasaad sa panukala, ang pagkakaroon ng mga pasahero ng tabang impormasyon sa pamasahe, travel restrictions at baggage allowance, gayon din ang tamang serbisyo. Kasama rin dito ang mandatory 20% discount sa mga senior citizen, may kapansanan at estudyante. Nakalagay rin sa panukala ang karapatan ng pasaherong hindi ma-discriminate, karapatan niya sa ligtas ng biyahe at may demanda ang airline para sa palpak na serbisyo. Dapat mabigyan agad ng compensation ang mapeperwisyong pasahero. Kung delayed ang compensation, dapat may interest. Kung kanselado ang flight, makatatanggap siya ng libreng pagkain, hotel accommodation o di kaya reimbursement o libreng booking. May karampatang compensation din kapag nasira, delayed o nawala ang bagahe, gayon din kung nasaktan o namatay ang pasahero. Ang ilang airlines, gaya ng Philippine Airlines at Cebu Pacific, gusto sanang ehekutibo gaya ng DOTC ang magtakda ng polisiya. Mas matagal kasing i-update ito kung aamyendahan pa ang batas. Pero ayon sa isa sa mga naghain ng panukala na si Bayan muna Representative Nery Colmenares, may administrative order na ang DOTC at DTI matapos ang gulo sa NAIA noong Disyembre. Pero hanggang ngayon, marami pang delayed at canceled flights. Ngayong lusot na sa komite ang panukala, sa plenaryo na ito tatalakayin. Ginawa na ng MMDA na 2 milyong piso ang premyo para sa mga barangay na dengue-free at garbage-free ang mga estero. Malaking problema pa rin kasi sa Metro Manila ang maruruming estero na isa raw sa mga pangunahing dahilan ng pagbaha. Ayon kay Cora Jimenez, General Manager ng MMDA, may panibago rin premyo na 2 milyong piso para sa mga barangay na mapagkakakitaan ng basura sa ilalim ng barangay power project. Sisimula na rin manghuli ng mga nagtatapon ng basura sa ilog. Ang multa, 3,000 piso. 500,000 piso naman ang multa ng mga barangay na hindi nagsesegregate ng basura. Tina Panganiban Perez, GMA News.